saludo sa lahat ng mga kalayaban natin dyan. Mr. Mainit! Keep it hot! Yeah. Siya nga pala kay Kenja nandito. Guys, super bait sa personal niyan. Pero pagka sa loob ng, ano, ng ring, mag-ingat kayo. Naninigaw yan. Mr. Kalihaban yan. Ingat pala, God bless. And wish you more continuation sa hard work na ginagawa mo. And dedication palagi, inspiration. And ingat pala, God bless. Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video to, pag-uusapan natin at magre-react tayo sa video na nilabas ni Mr. Mainit, kung saan mga kabakal ay marami pong mga hip-hop, maraming mga rapper ang kanyang nakalaro sa naganap na basketball, kasama nga yung mga rap community, hip-hop community at yung ibang mga vloggers. At dito nga mga kabakal, nagbigay sila ng mensahe kay Mr. Mainit. At ang pagkakarinig ko mga kabakal, nagpaplano rin yung ibang mga sikat na rapper, sikat na mga hip-hop na mga influencer din mga kabakal, na nagbabalak sila at nagpaplano na gusto raw din nilang lumaban sa URCC. Gusto nilang gayahin itong si Mr. Mainit na pagiging dancer, hip-hop, at sikat din sa kanilang community, na gayahin yung kanyang ginawa na nag-transition sa fighter sa URCC. So ngayon mga kabakal, nabanggit sa akin na mangilan daw sa kanila ay nagbabalak na lumaban sa URCC. Kaya hindi malabo na mangyari na makakita tayo ng ibang mga influencer sa hip-hop community, mga rapper na pwedeng lumaban dito sa URCC. Ang isa na nga dyan mga kabakal ay si Damsa. So isa yan sa mga sikat na rapper natin sa hip-hop community mga kabakal. At yung iba pa na mga na-inspired kay Mr. Mainit ay nagbabalak din. Dahil malaki talaga mga kabakal yung naging influence ni Mr. Mainit sa nangyaring laban nga na kauna-unahang bare knuckle. Kaya nga naman naliyaban na rin daw yung mga tropa niya sa kanyang community. So nakaka-inspire mga kabakal. At bago tayo magpatuloy doon, ay share ko sa inyo mga kabakal yung clip ng video kung saan nga yung mga tropa niya kasama na doon si Naluni ay nagbigay ng mensahe sa kanya mga kabakal. So mga kabakal, ito po ang clip ng video. Sabi ko kay Ken John sa hip-hop industry, tapos na punta sa bare knuckle sports, sa siyempre ibang transition yun. Pero alam mo yun, doon yun na lang nilabas yung ano yung knowledge niya when it comes to fist fight. And maganda. Ang ganda ng transition niya. At the same time, shoutout sa kanya at sa mga kaliyaban na pinamumunahan ni Ken Jones. Shoutout. Hello! Mauna na po ako, Boss Mike. Thank you so much sa pag-invite. Bisitahin kita sa inyo. Anytime. Kung saan yung point mo? Sige. Kailan mo maninilig tayo. Welcome kayo. Tsaka mag-set tayo. Magdala ako ng team. Eh malakas daw ka team mo. Natatakot kayo. Sabi, wala ko. Padumating si Boss Mike. Last team yan. Ayan. Okay, ngayon. Hindi lang basketball ang naging passion again. Nakita mo na magsasayaw. Nakita mo sa anything that has to do with Pinoy arts. Sipa. Luto. Anything that has to do with Pinoy culture, this guy been putting it down where let's keep it original na dito na galing sa Pilipinas. Nakita kong tanggihan niya ang pinakamalaking dance competition sa mainstream America dahil hindi nila rinispeto yung pagka-world hip-hop champion ng Pilipinas noong panahon. So madami nang pinaglalaban si Ken Jan sa pinanindigan na kahit Miss Lumayo ang kanyang pinagdaanan para maabot yung naabot niya ngayon. Pinanindigan niya, pinaglaban, naging independent. Kaya ito siya ngayon. Iba naman ang hinahabol. Record breaking siya. Yung pinakaunang bare knuckle licensed official fighter ng Pilipinas. Hindi na mababago yon. History na yon. Kahit dancer siya nakilala, naging champion siya sa mundo. Gold medalist. Ngayon naman, ang hinahabol niyang bago ay record ng isang pagiging contact sport professional fighter dito sa Pilipinas. Kaya tayo, palakpakan natin ang kanyang ginagawa, sundan at suportahan. Yun ang aking, kumbaga, kaibigan ko na yan matagal na kahit anong gawin yan sa mundo o anong bagay ang pagtripan yan. Alam ko, bibigyan niya todong puso niya
Kaya respeto kay Ken Jans mula noon hanggang ngayon. Voice box, laban ng kantahan. Sinatulan din yan. Tanungin din yan. Respeto, Ken Jans, kapatid. Habang buhay. Day one. Let's go. Shout out sa mga kalayaban natin dyan. Alam nyo naman pare, si Ken Jans, day one man. Mula na nagsisimula pala kami bilang mga hip hop heads, rapper, dancer. Ngayon nandito, nagkikita-kita naman kami sa digital world, dito sa internet. At iba't ibang nakikita natin kung gaano ka versatile ang bawat isa bilang mga artist. Kung paano natin na-transform mula hip hop, mula dance, natatawid natin papunta sa sports. Tulad ng battle rap, which is a fusion of, siyempre, poetry, music, sports. Nandun pa rin yung element ng competition, so hindi mo mawala yan. Kaya, saludo sa lahat ng mga kalayaban natin dyan. Mr. Mainit! Keep it hot! Keep! Shout out like Ken dyan, nandito. Guys, super bait sa personal niyan. Pero kapag ka sa loob ng, ano, ng ring, mag-ingat kayo. Naninigaw yan. Mr. Kalayaban yan. Ingat pala, God bless. And wish you more continuation sa hard work na ginagawa mo, and dedication palagi, inspiration, and ingat lagi ang business. Thanks so much, bro. Nakaka-inspired talaga mga kabakal. Nakaka-inspired na yung mga tropa mo na sumusuporta sa'yo, nakasama mo sa industriya, ay nagpapakita ng suporta. Diba? Kasi mga kabakal, hindi biro yung mga sinabi sa kanya. Lalo na naandoon sina ako si Doggy, sina Looney, naandun siya, naandun sila, alam ko naandun yung mga yan, tapos Mike Swift, so sobrang nakaka-inspired, at makita mo na willing sila na suportahan talaga itong si Mr. Mainit, at willing sila, narinig ko, na nagbabalak nga na sumali at mapabilang dito sa URCC, at hindi lang mga rapper, hindi lang mga kasali sa mga hip-hop community, hindi lang mga dancer, mga kabakal, meron din akong mga naririnig na mga artista na gustong lumaban sa URCC dahil nga na-inspired daw sila mga kabakal kay Mr. Mainit. Grabe mga kabakal, grabe talaga yung ginagawa nitong si Mr. Mainit. Hindi lang dahil na-call out niya itong si Salt Papi at nag-respond si Salt Papi sa kanya, kung hindi pati yung mga nasa community niya ay na-inspired na gayahin siya. Ang tanong, sino kaya sa kanila mga kabakal ang susunod na lalaban sa URCC? Sino sa tingin nyo mga kabakal? Kayo ba ay mayroong mga opinion, mga gusto nyong makitang lumaban? I-comment nyo down below mga kabakal para malaman natin at makarating sa kanila. Ano ang inyong opinion mga kabakal? So far sobrang hype na hype talaga ako kasi dumadami na yung mga katulad nating mga influencer, vlogger, diba? Na gustong lumaban sa URCC at wala tayong hangad kung hindi ma-entertain tayo sa mga papakita nilang laban at mga entertainment na ipapakita nila. So i-comment down below mga kabakal kung sino yung gusto nyo makita ng lumaban dito at kung sino sa tingin nyo yung mga posibleng lumaban at ano ang inyong opinion. I-comment down below para malaman natin at makarating sa kanila. Hanggang sa muli, ang inyong likod, Captain Barbell. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat po. Hi guys, gusto ko po magpasalamat sa ating mga premium subscriber at i-shout out ang kanilang mga pangalan. Sila po ay ang mga solid kabakan natin na nag-join sa ating channel. Meron pong join button sa tabi ng subscribe button para makatulong po kayo sa ating channel. At maraming salamat po sa inyo sa suporta ninyo at shout out po sa inyong lahat. Bye.